And guys, nandito tayo ngayon sa Indang Cavite, no? Upang ipakita, titingnan natin kung hanggang saan na yung development nitong S-West. Ito kasi yung expressway na dinedevelop mula sa East Lakes na diretso hanggang Nasugbu, Batangas, no? Dadaan to dito sa Indang, tapos hanggang Magallanes, Cavite, tapos dire-diretso na hanggang Nasugbu, no? So actually yung mula sa Magallanes hanggang Nasugbu na napuntahan na natin minsan, napakaganda na ng kalsada katulad na rin ito, no? Pero dito guys, bihira pa lang ngayon na nakakalam na ito ay ginagawa na, no? On the way na. Ito na nga at ngayon pinuntahan natin at nakita ko ang ganda pala. Ang laki na nung ginagawa nila. So ito guys, nandito tayo ngayon mismo sa Barangay Daini, no? Etong sakop na to guys. Ito, sakop na ito ng Barangay Tambo, no? Tambo Balagbag. Tapos, ito, pag tawid natin dyan sa tulay na yan, makikita natin yung mga farm, no? Ang gaganda. Tapos, yung crossing doon na madadaanan natin, yun na yung crossing ng Daini. Kung saan, napakalapit na, no? Napakalapit na natin doon sa main road na ginagamit ngayon, papunta ng Alfonso. So, tara guys! Ayan, napakaganda ng kalsada, no? Malapad. Lawak ng kalsada ang ginagawa nila. Ayan, may tulay na dito, no? Nagawa na yung tulay. Ayan guys, marami ditong farm. Ayan, nakita natin dito marami nagpa-farming. Mga lettuce. Ayan, oh. Ito, ice plant. Kung nasa kanan, ice plant. So, ayan, marami sila ditong greenhouse. Ayan, marami sila ditong greenhouse. So yun guys, nandito na tayo sa pinaka-crossing, no? So ito yung galing ng Lumampung Balagbag. Ito yung papuntang Daini. Tapos ito yung karugtong, no, ng S-West na papunta ng Nasugbu, Batangas. So dito may makikita tayong sign. No, ayan, no. So name of project. So ayan. So safe and reliable national road system network development, missing link roads. Ayan, general mula sa Emilio Aguinaldo hanggang Magallanes na Sugbu, Batangas, no, yung tinatawag na S-West section Cavite, no. Ayan. So ito na guys. Ayan na. Dine-develop na dito, no? Kalahati pa lang yung nagagawa, pero ang lawak. Ang lawak ng kalsada. Ayan. So hindi pa tapos yung isang linya dun sa kaliwa, no?
Itong binabaybay natin, bali tatlong linya na siya. 3 lane. Hindi pa kasama yung shoulder lane. So yun guys, may tulay na dito. Dalawang magkasunod na tulay. Tulay mo ulit. Tulay ko na ulit. Ang ganda ng lote dito, no? Hindi ba niya pinapagundis? Hindi. Parang mga bagong bagya lang. Tayo sa pinakadulo, no, nung ginagawang S-West Road mula dyan sa Indang, no. Sa ngayon, ito guys, hanggang dito yung dulo nya, no. Meron pang nakaharang ng mga mahogani na hindi pa napuputol. Pero, sa kabila ng mahogani na yan, naando na yung main road. So, yung Alfonso Maragondon Road. So, mamaya, tatagos tayo dyan para makita natin, no. So, sa ngayon, guys,
nandito na tayo sa dulo. Ang haba na nung nagawa nila mula dun sa, mula diyan sa Tambu Balagbag, dyan sa Indang, tumagos ng Daini, tapos hanggang dito na, nandito na tayo sa may Alfonso Maragondon Road. Then, pagkatawid natin dito, bali ito kasing project na to, ang tumbok talaga nito, Magallanes, Cavite. So yun guys, susubukan natin tumagos, no? May daanan ng motor para makarating tayo dun sa kalsada, no? Dun sa Alfonso Maragondon Road. Baka muna. So yun guys, dito matarik yung baan. Yun. So yun guys, tumagos tayo dito sa mga mahogani. Ayan. So kapiraso lang, mga 20 meters na lang, no? Ito na guys yung karugtong nung Swiss Road na galing Indang papunta ng pag dineretso natin to hanggang doon sa may Bailen, no, sa may Magallanes, Cavite. Tapos ito naman, itong tinawiran niya, ito yung Alfonso Maragondon Road. Ayan. So susubukan natin kung hanggang saan pa yung abot nitong Swiss Road na to, para sa, para mabigyan na natin ang advice yung ating mga kababayan.
nandito tayo sa Lichun House. Dito along the S-West Road, no? Kapag ka kayo ay galing ng Indang, no? Papunta ng Bailen at Magallanes, Cavite. So yun guys, try natin kung yung kanilang pagkain. Sige, try natin. So yun guys, meron silang ang ganda ng place nila, no? May space sila dito sa likod, ayan. So native lechon. Ayan. So try natin yung kanilang sizzling lechon. Ayan, so meron din silang coffee, no? Available sa kanila yung coffee. Ayan. Free? Tama po ba yung narinig ko? Aba, yun guys. Kala ko, mali yung narinig ko. Free coffee po pala, no? Pag kumain kayo dito. So, available po sa kanila, yan. Chick silog, pork silog, dinuguan, lechon paksiw, luaw mi, chop soy, pansit bihon, pansit canton, sinigang na lechon, ayan. So, sinigang na lechon solo, 125. Pagka 2 to 3 person, 225. Pakbet. So, madami po. Maraming pamimili yan, no? Meron din silang milk tea. Tapos yung, ayan, yung aking may bahay. Busy din sa kanyang libreng coffee. Ayan. So, kinuha talaga niya yung libreng coffee. Ayan, so guys, so tikman natin dito yung black coffee. Ano to? Brewed coffee ba to? Masarap siya. Ma'am, ano po ito? Kaping Barako? Ayun. Ayun guys, Kaping Barako. Kung Kaping Barako ang hanap nyo guys, punta na kayo dito. So ayan guys, kung gusto nyo makatikim ng brewed coffee dito sa Barangay Kabulusan, no? Actually, ang pangalan ng kanilang restaurant guys ay Lichun House. Lichun House. Along, dito lang po sa ano, no? Sa Swiss Road. Pagka kayo po ay galing ng Indang, papunta po kayo ng Magallanes, Cavite. Madadaanan niyo po siya. Libre po silang Kaping Barako na umusok pa talaga. Mm. At ito po kasi yung kape na natatandaan ko nung bata pa ako. Talagang samoy pa lang. Iba yung ano eh, iba yung amoy ng Kaping Barako dun sa ordinaryong kape na binibili natin sa mga tindahan. Ayan, yung aking kasama kong artista. Gusto daw, ayaw magpaiwan. Ayan. So, gusto rin matikman yung Kaping Barako ng Lichun House. Ayan. So kapag kayo papunta guys ng Magallanes, Cavite, galing kayo ng Indang, via S-West Road, no? Makikita nyo po ito sa bandang kaliwa. So habang tayo naghihintay ng ating order na lechon, sizzling lechon. Ayan. So may libre tayong kape na pwede nating inumin, no? Yun. So, ito na guys. Kumukulo pa. Yung kanyang pinakahihintay. So, ito na po guys. Yung pangalawa nating order. Ayan. Request po yan ng aking secretary. Talagang, nakalampas na po kami. Eh, bumalik pa po kami.
Guys, tinira na yung ano, sisling lechon, no, na dinayo pa namin dito sa Baylen. Ayan, actually, pagkatapos namin mag-tripping sa client, dumaan kami dito sa Swiss Road, no, para malaman kung okay na tong Swiss Road, kung hanggang saan makakarating. Ayan, at napadaan kami dito. So, ayan guys, kain muna kami, no, kasi mukhang napakasarap nito. Meron po kayong ano? So, ayan guys, itong kanilang lechon, no, pag tinikman ko yung ano, kinuha ko yung portion ng balat, no? So, ang sarap, no, kasi siya talaga yung lechon, ginawang sisling, no. So, try nyo din guys, pag pumunta kayo dito, pag napadaan kayo dito, ayan. So, yung lechon, sisling lechon, dito lang ako nakatikim nito actually. So, tapos meron siyang combination siya ng sili at kalamansi toyo. Ayos na ayos eh. Masarap guys, masarap. And guys, ubos, no? Simot na simot talaga, wala nang tinira. So ibig sabihin masarap talaga guys. Kaya naubos namin yung pagkain. Ngayon guys, so naubos namin yung pagkain, no? Ayan, walang natira talaga. So guys, ang ganda kasi ng lugar nila, bukod sa katabi na sila ng S-West Road na ginagawa. Ito, may existing pa silang lote dito sa gilid na ayon kay sir, yung mayari, ay i-develop pa nila someday, no? Kaya kung kayo mag-awi dito guys, huwag nyong palampasin yung pagkakataon na dumaan at kumain dito sa Lechon House, no? So ayan, Lechon House. So, sir, yung po bang mga hinahain nyo po dito, kagaya po ng lechon, ayon nga po sa nabanggit nyo sa akin kanina, ito po ba ay provided po ninyo mismo? Sariling alaga po. Sariling alaga. Okay. Bali, ano yan, native, depende sa size ng lechon. Apo. Kasi minimaintain ko yung ano, healthy and naturally grown. Ah, okay. Kaya sigurado ako pag confident ako na binibigay ko sa customer malinis. Ngayon, maganda po yun. Plant-based ang pagkain, tapos well taken care of. Kaya sigurado kayo pag kayo kumuha ng lechon sa akin. Ayun. So, ibig sabihin po, pwede rin silang mag-order ng lechon sa inyo, yung mga exactly bopo. Exactly po. So, okay po. Basta, at least 24 hours, pwede kaming mag-provide. Ayun. As of now, panatapos lang ng holiday, limited stocks, yung mga sizes. Meron ako yung mga malalaki at saka small sizes. Okay. Pero yung mga common sizes like 20 plus, 20 to 30 plus, medyo wala ko nung naubos nung Christmas. Oo nga po, kasi mabenta po nitong Christmas season. Opo. So, nabanggit nyo rin sir, plano nyo mag-expand ng inyong business someday? Kung God willing po. Ngayon, so, panginalaw ng Panginoon, ano, bali, gusto kong magkaroon dito sa Baylen ng ano, farm base. Ngayon, ang ganda. Parang healthy restaurant. Magpo-provide ng ano, facility na yung mga small ano gathering. Okay po. Parang event place po. Ayun, napakaganda po. Opo. Pag inalaw ng Panginoon, mangyayari. Mangyayari po yan sa ting. So, ngayon pa lang po kami nakapunta rito, pero positive po talaga yung aking sa tingin ko yung magiging maganda po talaga yung negosyo nyo. So, yun guys, abangan nyo. Yung mga sinabi ni sir, yung mga dapat nating abangan dito sa kanilang business, no? Magkakaroon sila ng event place kasi may extra pa sila ditong lote. Ayan, pwede nilang i-expand, no? Kaya pag napadaan kayo dito sa Swiss Road galing ng Indang, nandito sa may Baylen, no? Bulusan, Baylen. Mabulusan, Baylen.
Yan. So makikita nyo po yung crossing na yan. So ito yung crossing ng Mabulu San Bailen. Makikita nyo po yung Lichun House. Ayan. So nagpapasalamat po kami, sir, dito sa bukod sa aming kinain ay may libre pa pong kape. Ah, yes. Ayan. So yun, guys. Bukod dun sa aming in-order, nakatikim pa kami ng libreng kaping barako na mainit. So yun, guys. Complimentary coffee. Sorry po? Complimentary coffee. Ay, okay. So yun, complimentary coffee po nila. Kaya pag pumunta po kayo dito, matitikman nyo rin po yan. So yun, guys, abangan nyo po. Ilagay ko po yung description ng kanilang restaurant dito po sa baba po ng ating video. So kami po muna ay magpapatuloy dun sa ating paglalakbay kasi papunta po tayo ng Bailen, ng Maragondon, particular po dito sa Magallanes, galing po tayo ng Indang. Maraming salamat po, sir. Thank you po, sir. Ayan, guys, ito yung kanilang restaurant. So yun, guys, magpapatuloy tayo sa ating pag-survey ng Swiss Road, no? Kung kayo ay mag-order ng lechon, guys, ito, masarap yung kanilang lechon, no? Native lechon. At sarili nilang alaga yung mga baboy. Kaya makasisiguro tayo na walang mga chemicals, no? Tsaka natural yung kanilang mga pagkain. Dito naputol na yung concrete road, no? Yung galing ng Indang. Tapos dito, guys, andito yung karugtong, cemented na rin siya pero hindi daw makakadiretso. Ayon sa nakausap natin, hanggang dyan na lang, no? Yung dulo, no? Hanggang dito na lang sa may bayan ng Bailen. Ito kasi, guys, itong isang kalsada, pag diniretso mo to, ang tumbok nito yung mismong bayan ng Bailen. So ibig sabihin, kung ikaw ay galing ng Indang, nakamotor ka, possible na makadaan ka, no? Hanggang Bailen. Walang traffic. So yun, guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Inabot tayo ng ulan kanina ng Ambon, no? Pero okay lang, hindi naman lumakas. So hanggang dito lang muna yung development na update natin, no? Kasi ayon sa nakausap natin, hanggang doon na lang. So hindi na tayo makadiretso doon. So ibig sabihin, malapit na, guys. So maraming salamat, guys. Abangan nyo sa sunod na video. Yung ating sunod na update pagka ito ay kung pwede na ba itong daanan. Maraming salamat po!